Magandang araw po muli sa lahat ng ating mga tagapakinig ng ating palatuntunan, ang Bible Study on the Air. At meron po tayong napaka-interesting na topic for today. Ang title po nito, yung Undas. Yan, bagamat tawag to sa ibang bayan, Undras. O kaya, praying for the soul. Yan. So mamaya tatalakayin po natin yan bago tayo magsimula. Atin pong pakinggan ng pangunahing panalangin ni Pastor Fidel. Sige po tayo po yung manalangin. Inihan ko po ang mga nanonood sa hapong ito. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, narito po muli kami na umihiling na iyong gabay at patnubay at sa Banal na Espiritu na siya muli magbigay ni liwanag, unawa, malawak na kaalaman mula sa iyong salita sa aming tatalakayin sa hapong ito. Dakilang Diyos, na muli niyo po kami samahan at gabayan, at hayaan niyo po, Panginoon, na ang buong katotohanan ito ay isang mangimbabaw, ang katotohanan ito mula sa iyong salita ang isang malaman ng sambayanan Pilipino, upang sa ganun, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na kalayaan sa katotohanan ng iyong salita. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa mga pagkatong ito, na pangalan mo lamang ang isang may taas at may hayag. Sa natanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming hiling. Amen. Amen. Praise God. At tunay po na napapanahon ng ating discussion ngayong araw, this particular topic, yung pong word na undas. Parang wala yata tayong makikitang ibang bansa na gumagamit ng word na undas eh. Tayo lang po. Pilipinas especially. Pang atin lang yun, pang Pilipino lang yun. O kaya undras. Undras. Oo. Hindi ba yan atras? Oo. So, Pastor Ryan, ay bigyan natin ng historical background muna yung salitang undas. Opo. So, umpisa po doon sa pinaka-term po na undas. Mm-hmm. Ito po kasi, di ba, ang sikat siya sa pangalang All Saints Day o kaya All Souls Day. Mm-hmm. So, paano siya naging undas? Kasi po, parang inadapt po natin yan mula sa Spanish word na honrar o honras. Mm-hmm. Kaya yung honras, dahil katagalan ng binabanggit, naging undras na. Sa Cavite, sa Mindoro, Batangas, undras yan. Mm-hmm. Pero pag dumating na sa Maynila, naging undas na lang. Kasi mga nahirapan na, no? Nahirapan na sa araw. Oo, kasi yung pronunciation, no? Oo po. Pero yung pinaka-celebration po ng All Saints Day, o yun ang undas, nagsimula pa po yan noong May 13, 615 AD. Mm-hmm. Noong si Pope Boniface IV ay inintroduce siya po yung Feast of All Holy Martyrs. Kaya sayo po nung Pope na ito, nung panahon na yun kasi ang dami ng mga santo, di ba, sa Catholic faith, parang kada isang santo, isang araw para sa kanya, special day. Mm. Eh nung panahon na po yun, lumag pa silang 300 mahigit. Mm. Eh ang sa isang araw ng po natin, isang taon ay 365. Lang. So para mabigyan din daw ng special na holiday yung mga martir ng panambahan, mga ibang santo na walang special day, yun po gira. Kaya ang tawag sa November 1 ay, o yun May 13 dati, All Saints Day. Mm. Yung mga santong walang special araw, sabay-sabay po silang doon, pinagdaliwa. Tapos, noong 844 AD naman po, si Pope Gregory IV, nilipat niya po. Gregory. From May 13 to November 1. Mm. Kasi meron pong mga research na sinabi rin na, yun ay sinunod na lang niya doon sa, meron kasi parang isang pagan... Kasi historically, feast. Ang Catholic Church, gusto lang namin tingnan niyo yung yung naging pangyayari historically, hindi naman po ito may kakaila eh. Sa bawat na-conquer kasi ng tinatawag na Christianismo nung early days natin, usually yung Spanish. Spanish colonization during that time, yung mga pagan countries, no? Meron na silang mga tinatawag na tradisyon eh. May mga beliefs at practices. Or may sarili silang mga views o mga practices, no, na sineselebrate na. Isa sa very evident lagi sa bawat mga pagan or mga non-Christian country or group during the early time, hindi nawawala yung pag-alala nila sa kanya-kanyang mga patay eh. Kada pagan... May celebration sila eh. Bago dumating ang Christianismo sa kanila, meron na silang tinatawag na kung ilang buwan daw yun, may mga... Araw. Three rising sun or moon, parang gano'n, no?
Parang mga Indian ganun din eh. Meron silang mga doon ang bilang nila eh. Sa buwan, ano? So, during the course of time, Pastor, 'di ba, ang mga Catholic ano, habang na, pag na-conquer nila yung isang pagan community, so inaalam nila yung mga tradisyon o yung mga practices. And then just to please them, inaakumapo nila. Oo, ginagaya nila, pinapalitan nila ng pangalan lang, pero yung date na yon, yung meaning, parang traditionally ginagawa nilang celebration. Just to please the pagan ano, community. Parang mailipat po nila sa kanilang paniniwala. Mm-hmm. Parang nangyari po dun sa Pilipinas, bago dumating ang mga Kastila, mayroon ang mga anito, mayroon ang mga pulse-pulseras. Nung dumating yung Kristyanismo, yung Katolisismo na dala ng Espanyol, aba meron sila mga Santo Niño, may mga Rosario, doon na naengganyo yung mga katutubo na lumipat sa paniniwala ng Katolisismo. Kasi may kahawig eh. Mas guwapo nga yung ano eh. Mas maputi. Mas maputi. Parang gano'n o. Parang... So doon po sila naengganyo. Lumipat sila dahil parang pareho kami ng ano ah. Iba lang nga rin itsura. Mm. Pero the same as ano, may images na where you can worship. Yun. Mayroon mga bulibulitas where you could ano. Could pray. Say a little prayer. Parang gano'n. Ano. So ito po yung mga tinitignan natin ngayon na pinanggalingan ng undas or undras. Na usually, na papakinggan lang po natin sa mga magulang natin, Pastor James, di ba? Oo, yung mga pananalita kasi minsan sa salin ng salin, di mo na naintindihan ano ba talaga yung pinagmulan noon. Kaya nga mahalaga i-discuss natin ngayon yung saan ba to, paano ba ito, kumbaga, hindi lang yung historical background, kung hindi kung paano natin isinasagawa ngayon to. Baka marahil yung mga kabataan ngayon, iba na ang intindi nila sa salitang undas. Baka ang akala nila, kainan ito. Social gathering ng mga magkakamag-anak. Narinig ko yan eh. Kasi parang mas maganda nga daw magtipon-tipo. Sabi nila kapag Christmas daw kasi, hindi daw kumpleto pamilya. Pero kapag undas, eh kumpleto ang pamilya. Kaya ang tuloy, ang tumatatak sa utak ng mga tao, reunion. Ang undas ay... Family reunion. Eh, holiday po kasi, Pastor. O kasama na yung holiday. November 1 eh. Saka yung ano po nila, parang painiwala na, okay na yung kami bumisita sa patay kasi kami bisita tayo ng mga patay. Oo, meron pang ganun, no? Mga ganun biro. So, parang nagiging family reunion. Oo, family reunion. Yung parang nagiging uso ngayon, Pastor Rick, yung ganun. Oo nga, Pastor eh. Yung mga taga, ano nga, yung mga provinsya, tingka-provinsya, nandito sa Manila, pagka oras ng undas, talagang uuwi. Hindi pwedeng hindi sila umuwi dahil pagkakataon nila yun. Pagkakataon nila na makita yung kanilang mga kamag-anak. Actually, hindi talaga yung patay ang binisita eh. Parang... Saka mas maraming handaan kapag undas kesa Pasko o iba pang handaan. Oo. Meron pang mga ibang practices tsaka belief yan eh. Ang isa sa lagi natin nakikita during the time ng undas ay hindi nawawala yung kandila eh. Oo. Oo po. Brown out siguro, Pastor. Kasi nag-overnight sa akin, Pastor. Hindi, araw eh. Araw. Araw may kandila. Eh kasi sa mga ano paniniwalang incheck, di ba, meron naman sila yung insenso, yung nilalagay na insenso. Meron din kandila yun. Oo, may kandila din. Kaya dalawa yung ano, dalawa yung pahirap dun eh. May insenso na may kandila pa. Meron na electrical na ano, kandila. Electrical. Meron na, parang ilaw lang. So, through the course of time, ito pong traditional na paniniwala na undas o undras ay na mo-modify, Pastor. Opo, talaga pong... Mo-modernize. Opo, may mga ano po, may mga iba-iba pong nadadagdag po. Isa pa nga po dito nadagdag, itong Halloween, yung ano po, ito, Halloween na word. Ito pong Halloween, gusto rin natin pag-usapan to, no? Opo, bigla pong namimix daw po yun. At yung po yung ginagawa po nila, bago mag All Saints Day. Ayun. Tingin mo na, si Pastor Rick ang expert yan eh. Ano ba yung ibig sabihin ng Halloween? Ayan, yung Halloween daw, Pastor. Hindi yan undas, ha? Ah, hindi. Halloween ito. Ito yung contraction ng dalawang salita, yung hallows at saka yung win. Yung hallows, ang ibig sabihin nun ay holy person. At saka yung win, yun daw short for evening. Kaya Halloween. Na ito ay ginaganap tuwing October 31, yung the night before. The night before. November 1. Meron pa rin ako narinig dyan na ano, yung the night before, yung 31. Kasi actually, 31. It was a celebration on the other side. Yun. No, yung 31 na yan,
Kasi were witches and warlock and people who practices the demonic practices, occultic practices, were the meeting date din. Doon sila nagkakaroon ng parang pinaka ano, big reunion din. May fellowship sila, pastor. May fellowship, oo. Pagsalub. Oo. Ang pinaka-crucial time nila, yung nagkapalitan ng 31 to 1. Madaling araw po. Oo, yun ang pinaka, parang pinaka... Turnover, o. Highlight of the event. Ang paniniwala yata din nila, pastor, doon eh. Doon sila nagkakaroon ng power. Doon sa oras na yun. Kasi, yun daw, petsa na yun, yung kapalitan nun, doon naglilitawan ang ano, parang may ano yan eh, parang may ano ba dito, may pass yan eh. May quarantine pass, pastor? Yung daw mga demonic. Mga portals ba? Yung mga, oh, yung mga demonic daw, yung araw na yun, parang pinalalaya muna ni Satanas. Mm-hmm. Oh, you are free. Kasi pastor, merong ano yan eh, may paniniwala yan mula doon sa makaluma pa yung mga Aztecs. Lalo na doon sa mga Latin American at saka, bawa, doon sa lugar ng Mexico. Makikita mo dyan yung mga paniniwala. Meron mga palabas sa TV yan, yung mga cartoons pa nga yung iba eh. Mm-hmm. Yung mga kung saan nagpe-piesta sila, tapos nagkakainan sila. Kumbaga merong mga araw o ilang araw na kung saan yung mga patay na ay bumabalik at nakikipag-piesta. Kaya nga may costume sila doon eh. Yung parang mukha silang bungo, yung may mga... meron silang tinatawag para daw hindi mailang yung mga patay na. Pare-pareho sila ng mukha. Oo, magkakamukha ngayon sila. Costume party. At namimigay sila ng mga candy, ng mga ano. Yon. Tapos napunta na yung hanggang sa nag-develop na siya na parang naging trick or treat. Yun, naging trick or treat na ang dating. Ito pong sinasabi natin ngayon at pinag-uusapan, ito po yung mga based on practices. Mm-hmm. No? Ito po yung mga sinasabi nilang paniniwala. Pero later on, kasi wala po kami makita sa Biblia nito eh, na ganitong puro. No? Ito po'y gawa-gawa at mga tradisyonal na paniniwala ng iba't ibang grupo or pagan group o community. At atin po itong tinitignan ngayon dahil sa Pilipinas po ay itong Halloween, celebrated na ito, pastor eh. Oo po. Parang, tawag na nga nila dyan eh, Happy Halloween. Paano naging happy yun, pastor? Eh, ewan ko nga eh, happy na nga. Nakalagay na doon sa mga mall yan eh, Happy Halloween. Tsaka isa sa nakikita ko, pagka during that time na malapit na mag-Halloween, merong mga paniki. Opo, may mga sapot-sapot. Sapot. Cotton lang po yun, pastor. Hindi ba kasama yun sa pinakawalan ni Satanas yun? May pumpkins. Walang stambo. Makakakita ka ng mga pumpkins na ano. Uso pa ang pumpkin. Meron na nga ngayon plastic eh. May ilaw na rin. Saka yung nagko-costume sila. Opo. Yung iba, nagmumukhang aswang. White nagmumukhang, lady. Basta, yung iba naman, ayaw nila, nakakatakot daw, nagpe-fairy. At magmumukhang superhero, mga ganon. Pero kung ano pa man, mamaya, didiscuss natin isa-isa yan. Ha? These are practices or modified views na sa panahon natin ngayon, ano? Parang ang Halloween ngayon, talagang celebrated na. Parang holiday. Holiday na talaga. Holiday talaga eh, opo. Ano pastor eh, nag-umpisa daw yan doon sa ano, doon sa Celtic tradition. Oo. Oh, kung saan meron silang mga costumes na nagsusuot sila ng costumes para i-celebrate yung araw na yun. Alalahanin nila yung araw ng mga patay, ano? Oo. Oh, yung loved ones nila nagsimula hanggang sa ito po ay isang ano, no, kung titingnan natin ay naging kaugalian na hindi lang na isang bansa, kundi halos buong mundo. Mm-hmm. Sa totoo lang, sa Amerika, no? They would spend a lot of money. Billions daw po yan, pastor. Sabi nila nung huling ano, mga... Huling survey. Oo, mga... $6 billion business. 6 billion po, no? Maliit yun, oh. Baka wala pang kandila doon, eh. Wala pang kandila doon. So imagine mo, no? Yung isang produkto na hindi naman mabili, kasi may kuryente na, eh. Kandila. Hindi naman mabili. Ba't ka bibili kandila? Parang ganun. Aanhin mo. Pwede mo magamitin pang luto o pang ano. Parang nandito tayo sa bayan, hindi mo na kailangan kandila. Isang patay na negosyo. Ngayon, dahil dito sa ganitong paniniwala, ngayon,
eh, boom na boom yung negosyo ng kandila. Maliban pa doon yung negosyo ng bulaklak. Yan, grabe po. Na kung saan, biglang nag-aangatan ng mga presyo. Mga presyo ng, ano, ng bulaklak. Kasi itong panahon na ito. Ang tawag dyan eh, non-essential. Non-essential nga eh. Oo, kasi yung kandila, non-essential yan sa ngayon. May kuryente na tayo. Oo. Bakit ka magkakandila? Eh, nung unang panahon, walang kuryente, eh, pailaw yan. Opo. Oh, yung bulaklak, non-essential din eh, Pastor. Opo. Pero yung dalawang yan ang nagbo-boom during this ano, season of Halloween or Undras. Undras, ano? Wala pa diyan, Pastor, yung mga prutas na bilog, no? Hindi pa. Wala pa. Hindi pa. Pang ano ito? Pang Pasko naman. Kailangan naman, bilog naman yun. Oh. Sa susunod natin, i-topic natin yung actually, all of the countries are spending so much money. No? Kasi, ginagawa ng negosyante, hina-highlight nilang mabuti yan. No? Hina-highlight nilang mabuti. Kasi komersyo po yan, eh. Negosyo, Pastor, eh. Economics. Wow. No? Bagay sa ekonomiya. Kaya pag pumunta ka ngayon, they were creating parang ano eh, no? Ano bang tawag mo dito? Yung commercialization. Ina-highlight nila para ang mga tao magbakasyon. Opo. Total naman, ano, holiday, Undas. Like out of town, Pastor, kasi. Out of town. Opo, tapos ginagawa nilang ano yan, ha? Sapilitan sa ibang kumpanya na umatin ka nung kanilang Halloween party. Ayun. At kailangan naka-costume ka. Pag hindi, wala kang regalo. Wala kang ano, kumbaga may price kasi yung pinakamagandang costume daw. Yung pinakanakakatakot na costume. Parang gano'n, yun yung bibigyan nila ng... At saka usong-uso dyan dati. Meron akong kakilala, hindi ka na kailangan magmaskara eh. Mas kailangan niya magmaskara, Pastor. Pag nakita mo pa lang yung mukha eh, matatakot ka na. Mukhang maskara na. Eh, pag pinagmaskara mo pa, baka hindi ka matakot eh. Ayun. So ito po yung mga pinag-uusapan natin. Ito po yung mga nakakatakot na itsura. How come that we come to this point ng time na napunta tayo sa Halloween, ano? Yung Undras, naging karugtong no, naging Halloween. Lahat ng mga commercial establishment, ano? Parang nagse-celebrate sila. Pumunta kayo dito kasi Halloween sa mall. Naka-Halloween costume din po sila. Trick or treat. Ayan, opo. Yung sa mga subdivision ngayon. Mga class A subdivision. Yung mga bata nangangatok ng mga ano. Yun. Bili kasi ng candy kasi. Yun nga po, Pastor. Even mga bata po, yun na po yung nakagisnan po nila na talagang every this time, talaga po, yun po yung kanilang sineselebrate. Yun po yung hindi po natin makikita. Actually, Halloween were celebrated by non-Christians. In our time, ano? Parang hindi naman siya tradisyon ng mga Kristiyano. Pero ito po yung laganap na nakikita natin ngayon. At traditionally, pinakikita muna natin yung historical background nito. Saan ang galing ito? At bakit ito nagkagaroon ng ganito? Now, practicing and belief of this kind of historical belief, itong Halloween, itong All Saints Day, meron pang isa, All Souls Day. All Souls Day. November 2? Yun nga yung ano nila, Pastor, eh, pinagdugtong nila yun eh. Kasi nung na-conquer kasi ng Spanish yung ano, yung mga bansa na merong paniniwalang ganyan, yung kanilang binention ni Pastor Rick, no? Yun doon sa mga Celtic belief. Makikita mo doon na binago-bago nila yung petse. Eh, na dating nasa Mayo yan. Kasi ano yan eh, karugtong yan dapat doon sa ano eh, sa Day of Pentecost eh. Na nabago yan, tapos na dugtong ngayon, pinalitan nung Pope dahil sa yung paniniwala doon. Para siyempre, maakit nila sa paniniwala ng Roman Catholic nung panahon na yon. Parang pinag-timing nila yung date. Pinag-isa nila yung binago date. Yung date. Oo, ngayon, para yung mga locals na taga ron, parang, parang parehas naman eh. Nahatak ngayon nila sa Kristyanismo yung mga tao doon. Dahil doon sa pamamaraan. Dahil doon sa pamamaraan na yun. Na parang ang dating, parang parehas lang naman. Sama na tayo doon. Modified pa. Oo. Mas maganda naman eh. May candy sila doon. Mahirap po kasi sa tao na parang babaguhin mo siya lagi. Mali yan ito gawin mo para mahirap sa kanya. Pero sabi mo, uy, meron kaming kapareho niyan. Sama ka sa akin. Sama ka sa akin. Mas madali po na aakit yung iba sa...
kailang relihiyon. So, isa pa rin po sa mga tradisyonal na paniniwala po ng dito sa atin po sa Pilipinas, ito po sinasabi na pangangalua o araw ng mga patay, Todos Los Santos, na kung saan ay tayo po ay nagbabase pa rin po sa mga lumang paniniwala na kung saan ay nakalagay po doon nga yung pag-atang, tawag po dito, no? Pag-atang ng mga pagkain, kung ano yung gusto ng mga paborito nila pagkain, ano po, ay yung pagtirik ng kandila sa harapan ng pintuan, at ano pa po, yung mula October 31 hanggang November 2, itong pangaluluwa na kung saan ay isang paniniwala na ang kaluluwa nga po ay mapunta sa purgatorio at idadalangin, papunta naman po sa kalangitan ng ating Panginoon. Yun po yung paniniwala. So, isa po ito sa mga tradisyon sa ating sa bansang Pilipinas na kung saan ay naman na po o na-adapt natin mula sa ating mga ninuno. So, mamaya po malaman po natin ang kahalagahan nito. Ano ba sinasabi ng Biblia? Hindi, tayo mga Pilipino, ganun eh. Madali tayong maakit eh. Okay. Ay, ngayon eh, ang hinahanap na ng mga Pilipino ngayon na pagkain eh, Korean. Samgyup. So, ang bilis mag-adapt, ano? Kimchi. Kimchi, oo. Unlimited po yan, ha? Oo, unli. Hindi pwede walang lettuce. Ah, siyempre. At walang samjang. Oo. Parang, ang bilis mag-adapt. Oo, hindi Korean, pero ang gustong Korean food na. Oo. Matingang mga expression, Pastor, Korean. Aigo. Ano sa'yo? Hindi, ano yun? Anyong sa'yo po? Tinagalog ko na lang, ano sa'yo? So, parang normal yung naririnig na natin itong mga ganitong bagay na nakakapag, ano, parang nagugulat ka kung minsan eh, kung nasa Pilipinas ka ba o wala. Mm-hmm. Diyan nga lang po sa atin, Pastor, sa BE, parang pagpasok mo, parang nasa Korea ba ako? Kaliwat ka, anong puro signages ng mga Korean restaurant, Korean store, grocery store. Opo. Praise God. Now, ito po yung mga practices. Sana wala nang November 3, ha? Baka isipan nila ulit, tugtugang paulo yun. No? Doon na tayo sa ano, tignan natin muna yung ano. Meron pang practices dyan na pinapanalangin yung patay. Opo, Pastor. Diba pagka undras, pupunta ka sa puntod, magtitirik sila ng kandila doon eh. Tapos may panalangin. Opo, naalala ko po kasi yan, Pastor, yung mga ano po, yung mga pamilya. Kapag nag-gather na po doon sa puntod na po yun, eh, syempre, nananalangin po sila. Mm-hmm. At pinapanalangin po, oo, yung kanilang namatay, oo, yung namatay po na parte ng pamilya nila, mm-hmm, at they are praying na yun po ay mapunta po doon sa langit. Hindi ko nga maintindihan eh. Opo. Kasi yung de itong taong ito ay pinanalangin yung patay na umakyat sa langit. Mm. Next year ipapanalangin uli na yung patay umakyat sa langit. Baka po nalalaglag ulit. Hindi, ano yung pastor ang tawag doon? Unti-unti mararating. Ganun yun. Bakit bumabalik? Hindi, kung hindi ako iniisip ko lang eh, bakit bumabalik? Baka mas masarap talaga dito. 'Di ba? May bakit kasi taon-taon ipinapanalangin yung patay, no? Eh may sinasabi ba dito ang Biblia, Pastor Mo? Eh sa ang yung mga practice po kasi nila, ito po yung naririnig ko po, Pastor. Ho, ang sabi po kasi nila eh yung namatay daw po na kanilang kamag-anak eh yun po ay napunta po sa purgatorio. At after po noon, eh, yun po, pinapanalangin po nila na mapunta po talaga sa langit. Eh, wala. Pero ang tanong nga po, Pastor, nasa Bible po ba yun? Yung purgatorio, wala pa ako nabasa eh. Wala. Hindi ko makita yung purgatorio. Eh, hindi ko lang alam kung anong version nila. Pero kasi sabi kasi ng mga naniniwala doon, meron daw isang book yung sa Apocrypha, yung Second Maccabees. Doon daw po nila kinuha. Problema kasi yung libro na yun na hindi bahagi ng canonized Bible. Mm, walang ibang libro sa Biblia na sumusuporta doon. Wala. Opo. Oh, doon po nila kinuha kasi yun. Yung tawagin natin ni Deuterocanonical. Yun. Oh. So, yun yung mga pinagmumulan. Ano. May sinasabing Biblia rito, itong pastor sa ano eh. Necromancy. Ano po, yun? Pastor, yung necromancy po kasi yung nagko-communicate po. Oh, yung buhay na tao doon po sa
patay. Oo. So ano pong ginagawa? Naalala ko po 'yan kasi halimbawa nag-gather na po doon sa ano po no sa may cementerio malapit sa puntod tapos biglang may naramdaman. O sasabihin niya, "Lolo, oo, wag naman po." Oo, ibig sabihin wag doon natatakot. Alam ko sasabihin niya tabi-tabi po eh. 'Yun po yung kanila pong ano eh nagiging ekspresyon nila at doon po sila nakikiusap. Ano, "Lolo, bantayan mo naman kami ha kasama ni Lola diyan." Pero nakakarinig ako ng ganitong ano na pag may problema yung isang tao pupunta sa memorial o sa ano tapos alimbawa tatay niya, nanay niya, asawa niya, tapos doon niya kinakausap. Ano ba pastor tumatawag si pastor Ricky? Iba ko pastor nandun doon. Meron maraming ganun. Opo. Nandun doon yung kaluluwa nung ano. Hindi, nakikipag-usap talaga. Nakikipag-usap. Sabi nga sa akin, isang kilala ko, kukonsultahin daw niya yung kanyang ano wife. Sabi ko, nasaan? Nasa Manila Memorial. Marinig ka ba nun, Kako? Meron nga rin, pastor, paniniwala na kapag nagkasakit yung alimbawa, isa sa mga kaanak nung namatay, sabihin, yan, nagkasakit na anak mo, anak natin, kasi hindi ka na dumadalo doon. No? Hindi mo na siya naalaala. So yung mga ganun paniniwala. Eh, isa pong malaking ano to eh, isa pong malaking usapin pag tinignan natin na on a global, hindi lang community-based, kundi global ito pang buong mundo eh. Opo. Na itong practices na ito, na necromancy, gusto natin muna tignan ito sa Biblia, no? Sa Deuteronomy. Opo. Chapter 9 po. Chapter 18. Sige po, Deuteronomy chapter 18 po. Ang sabi po doon sa Deuteronomy 18 verses 9 to 11, uh-huh. When you come into the land which the Lord your God is giving you, uh-huh. You shall not learn to follow the abominations of those nations. Verse 10, there shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft, soothsayer, or one who interprets omens, or sorcerer, and verse 11, or one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. Kaya napakalinaw po ng sinasabi po ng Biblia. Calls up the dead, ano? Opo. Yung kanila pong pakikipag-usap. May pinagbabawal ang Biblia. Sa una pa lang, kasi ang mga Israelita nung ibigay sa kanila yung promised land, kasi yung pupuntahan nila, yung madadatnan nila mga tao ron, yung pagan belief doon, merong silang mga ganitong practices. Yes, opo. No? Nakikipag-usap sila sa patay. Dito sa atin, parang talagang may nakikita kung ganun. Lalo na yung may mga picture na patay, tapos may kandila, no, pastor? Tapos merong food. Minsan nga, Jollibee pinakalagay eh. Kasi yung favorite. Yun, yung favorite. Oo. Oh. Halimbawa, kung favorite mo, ano, adobong baboy, opo. May adobo. Tapos kung umiinom to ng alak, pati yung brand ng alak, nandun. May sigarilyo pa, may brand, oo. Oh. Sabi ko, talaga bang iniitit nila? Sabi niya, oo. Kinakain ba talaga? Oo, ika. Paano ka kung kinakain, nandudun pa rin niya yung spirito niyan? May spirit ng pagkain. Ayun, grabe. So, ang dami kong naririnig na ang minsan, ang hirap mo reconcile, no? Pag tinignan mo sa salita ng Diyos talaga, pag nilagyan daw yun ng incense, umaangat daw yun. Yung spirit daw nun, oh. Ay nakikita ko lang ho kasi pagkatapos ng lahat ng yun, sila kumakain nun eh. Wala nang spirit yun kasi napunta na dun. So ito po yung mga paniniwala na kung minsan, pag tinignan yung common sense, ano, parang hindi kaya pastor paikot-ikot lang o parang niloloko lang natin yung ating sarili sapagkat wala naman tayong talagang basis. Usually na hearsay o ito yung naging kaugalian. Mga tradisyon. Karamihan sa atin, yung tradisyon natin, hindi na natin tinitignan eh. Basta na ipasa na lang po. O, katulad ng Christmas. Pati yung pecha ng Christmas, hindi talaga yun ang original pecha eh. Oh. In-adjust. In-adjust na. Pero may Christmas. Oh. Kasi mayroong Christ eh. Oh, praise God. Pastor Big, ikaw naman, Pastor. Tayo naman. Siguro itong nakaraan na mga taon, mm-hmm. Naging business talaga malaki ito. Kaso naapektuhan ngayon ng COVID. Ayun, naapektuhan din ano? Medyo bumaba yung ano, according to some news, bumaba daw po yung bentahan ng flowers sa mga panahong ito. From Baguio to Dangwa. And then ngayon daw sa Marikina na nanggagaling yung ibang mga flowers. Because of this business, medyo naapektuhan.
At tama po yung ibang mga sinabi po kanina na ang mga food ay inaalay sa mga patay kung paborito daw niya yung pagkain, kung adobo yung paborito niya, eh yun yung iluluto ng pamilya. Ang nagde-decide lagi yung pamilya. Pagka patay, patay ang kamag-anak, yung decision maker lagi yung family. Kaya at even yung mga flowers, candies, chocolate was all is already affected po. Mga naapektuhan na rin po sa business na to na dati ay multi-billion dollar business. Pero ngayon medyo may problema ng konti. Pero still, since ang Pilipino kasi ay mapagmahal sa pamilya, very close ties kasi ang mga Pilipino. Kaya dinadalaw nila tuwing birthday yung patay, tuwing nung time na namatay yung tao, death anniversary. Saka yung ngayon, yung undas. Nag-aalay sila. Hindi, minibigyan talaga ng paghahanda yan, ha? Yes po. Oo. At hindi lang po yung mga namatay ang nakikitaan ko ng binibigyan ng pagkain, Pastor, eh. Pati yung mga santo. Ayo po. Nakikita ko may candy pa, eh. Depende kung baby yung santo. Ay hindi, baby yung santo. Santo ninyo nga, eh. may mga ganun ako nakikita at hindi may paliwanag ng Biblia o walang makita tayo sa Biblia na ina-allow yun ng Lord. O may mga practices sa Bible na ganun. Actually, sayo, Pastor, ano siya, abomination. Hindi lang siya mali, kundi kinasusuklaman ng Diyos yung ganong klaseng mga practices. Oh, yung mga nagmi-medium. Ako nakakakita pa ako ng mga taong pumapasok daw sa kanila yung espiritu ng Panginoon. Yung mga nagbabago ng boses. Oo, kasi kung yung bata yung tinatawag na Panginoon, no? Nagbo-boses bata yun. Nangihingi pa ng candy. Medium. Nangihingi pa ng candy, may brand pa. White rabbit ba? Oo. So ito po yung mga kuminsan, pagka pinag-usapan natin itong mga bagay nito, alam to ng maraming Pilipino, eh, na mayroong mga ganito talagang nangyayari. Pero very seldom tayo nag-iimbestiga talaga. Because, lagi natin sinasabi, hindi, ito po yung mga tradisyon na pinaniniwalaan namin, eh. Nakasanayan, opo. Galing nito sa magulang namin. We don't tend to investigate anymore. We simply believe, yan. Oo, kaya hanggang sa panahon natin ngayon, maliban na lang kung kayo yung Bible student, nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng Biblia, nagre-research. So, kaya tayo may Bible study, eh. Oo. Maliban na lang doon, hindi po kayo makakalaya sa ganitong uri ng ano, eh. Practices. Belief. No? Yeah. Sapagkat sinasabi ng Biblia, ito raw po'y abomination to the Lord, eh. Amen. Oo. Kaya nga po tayo napaparusahan kung minsan, eh. Nasusumpa ng Diyos. Dahil po sa mga paniniwala o mga ginagawang paniniwala na hindi man lang natin kinukonsulta ang salita ng Diyos. Oo. Amen. Praise God. Alam mo, Pastor, yung pinaka nakikita ko dyan, sa ngayon, ha, nakikita ko yung mga practices, kahit nasabi mo na tanggalin mo muna yung ano, eh, tanggalin mo muna yung biblical concept dito, lagay mo muna dun sa pinaka-practice lang muna. Halimbawa, mga bata, hindi naman sila masyadong aral sa Biblia. Pero kung gagamit ka lang talaga ng common sense, mabubuking mo siya, eh. Mabilis mong bukingin ito, eh. Lalo na, halimbawa, yung praying for the dead. Katulad ng binanggit mo kanina na nalangin ka ngayon, so sabihin mo na lang, ah, tanggalin muna natin yung biblical truth. Yung common sense lang, okay, sabihin natin umakyat sila. Bakit next year papanalangin mo ulit? Pangalawa. Para umakyat ulit. Hindi, pangalawa, bakit merong regular na prayer at merong special na prayer? Ibig ba sabihin nun, parang S-Lex lang yan, may Skyway? Ang tawag dyan, bakit iba-iba? O, madali mong bukihin. Actually, malaki pong economic ano din yan, kasi merong umiikot na mga Minister, misan pare, umiikot na sinong gusto magpa-special na bendisyon. Pag tinamaan po kayo ng mga mineral water doon, eh. Panalangin. Iba pong bayad yun. May iba rin ang bayad doon. Oh, dahil sa paniniwala natin na yung panalangin ng isang ministro o pare o pastor ay nakakatulong.
Eh, may sinasabi po dito ang Biblia sa Hebrew chapter 9, Amen. Verse 27. Buksan po natin ang Biblia natin. Ang sabi po dito sa Hebrew chapter 9, verse 27, "And as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment." Ano po sinasabi ng Biblia? Ang tao po ay itinakda na mamatay minsan, hindi po dalawa, minsan lang po. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Amen. Parang yung istorya ng isang mayaman sa Lucas. Opo. Si Lazaro. At si Lazaro. Luke 16, 26. Oo, nung namatay po yung... Si ano, rich man. Si rich man and Lazaro. Eh, ang linaw-linaw po ng Biblia dun, ano? Opo. Oo, talagang yung mayaman nung namatay. Punta agad sa... Sa Hades. Immediately, Hades. Without delay. Opo. Daando ka agad sa Hades. Opo, pagdilat daw ng mata niya, pag, di ba? Nandun na siya agad. Eh. Ang maganda rito, si Lazarus, pastor. Si Lazarus, dinala ng anghel, may word na angel. Amen. So pag hindi ka dinala ng anghel, transport. Ayan talaga. Doon na yun. Hades ka, no? Nag-transport. At isa pang maganda sa illustration doon, eh, yung pala, magkikita rin pala tayo sa impyerno at saka langit. Saka kilala, pastor, no? Oo, nakita sila, Pastor Rick, eh. Sabi ni Richman, sabi niya, Lazarus! Kilala niya si Lazarus. Hindi mo ba ako natatandaan? Sabi ni Lazarus, nandun sa bosom ni Abraham, nakakuya-kuya-kuy. No? Talagang nakadress ng maayos, no? Kasi beggar siya dati. Oh, wala na po siguro siyang sugat noon, no, Pastor? Ah, wala na. Wipe out na yun. Eh, sabi nung mayaman, Lazarus, naalala mo ba ako? Sabi ni Lazarus, well, dumiling si Lazarus. Siguro, ah, oo, naalala kita. Ikaw yung nang-aapi sa akin noon, eh. Hindi mo nga ako pinapakain, yung mga lag-lag-lag-lag na lang pinupulot ko, kaya wala naman ako makain. Nagtsatsagaan ko na. Sabi niya, eh, tulungan mo naman ako, nandito ako sa impyerno. Mainit. Mainit dito. Eh, hindi ka mauuhaw, eh. Mainit. Oo. Eh, siguro, wala pang mineral water doon. Eh, Pastor, ano, mahirap pala maging mayaman. Kasi no? Mapupunta siya doon sa ano. Depende sa mayaman. Yung mayaman na yan, medyo may problema, no? Manigurado. Di nung panahon na yun, Pastor, ang sabi ng Bible, eh, nakausap ng mayaman si Father Abraham. At nung panahon na yon, nagkaroon siya ng dialogue. Kumbaga, huminga siya. Kasi alam naman natin, descendant din siya ni Abraham. So huminga siya kay Abraham at sinabi niya, Father Abraham, ah, tulungan mo naman ako. Ngunit, alam naman natin yung storya na yon, eh. Ako, gusto ko lang puntusin din yun. Since na banggit na rin natin yung storya na yun. Naalala mo yung nakaraang episode natin na kung saan binanggit natin yung numero at binanggit natin yung pangalan. Mapapansin mo dyan sa parable na yan, yung rich man walang pangalan, eh. Yes. Brinandan lang siya ng rich man. Kasi yung mga taong sa impyerno pupunta, hindi na mahalaga ang pangalan nila, eh. Generics na. Hindi katulad ni Lazaro na kahit na siya ay may kapansanan at basically beggar, pero may pangalan. May sinasabi kasi doon sa libro ng kaligtasan, eh. Amen. Your name be written in the book of life. Amen. Tapos nakakatuwa noon, wala akong nabasa sa Biblia na kasama ni Lazaro yung aso. Yung naglilik ng source. Dapat kasama niya yun doon. Kasama din si Pedro, nakasama niya yung manok. Bakit wala? Hindi kasama sa langit, eh. Hindi, ganito yan, ano? Ang Biblia, we're so silent about that particular topic, no? Although, sinisensationalize na lang ng ibang mga, siguro, interpreter o tao or ministers, no? But the truth of the fact is, ang istorya talaga niyan, inutusan ng mayaman nag-request. Father Abraham, baka pwede ako mag-request, sabi niya. Nandun siya sa impyerno, ah. So, paano kaya sila nakakapag-usap? Ano, telepathic ba yun? O ano ba? Hindi, wala namang walkie-talkie. Baka 6G yun, Pastor. Baka ano, no? Nakiusap siya. Sabi niya, Father Abraham, baka naman pwede mong utusan si Lazaro na isaw-saw man lang. So, malapit siguro, no? Baka 1 meter, 2 meter apart, parang gano'n. Bakit paano sasaw-saw, aabot na yon? So iniisip po rin yung gano'n, eh. Oh. Pero gano'n pa man, sabi ni Eb, hindi pwede. Nung
No, nandun ka sa mundo eh, nagpapasasa ka eh. Nagpasarap ka, samantalang to si Lazaro. Nagtiis. Nagtiis ang hirap. Hindi nagnakaw, hindi gumawa ng kasalanan. Nagtiis hanggang sa namatay. Di ba? Sabi niya, ah, ganun ba? So, umapila pa, isa pa nga, bunot. May isa pa, one more. Pwede ba, utusan mo si Lazaro? Yun. Napuntahan yung iba ko pang kapatid na katulad kong ganid, sabi niya. Alahanan. Sabihin itong nangyayari sa akin. Sabi ni Abraham, ang linaw eh, sabi niya, well, meron namang Bible. Meron. Nandiyan yung prophet. May prophet, may mga minister talaga ang Lord. Amen. Ang sagot ng mayaman, yun ang magandang pakinggan. Sabi niya, hindi po sapat yan eh. Hindi daw sapat. Di ba, sa panahon natin ngayon, parang ganun din, no? Hindi rin sapat. Oh, walang time. Pag nagyaya ka ng Bible study, walang time. Busy daw po, Pastor. Eh, walang ang time eh. Hindi sapat. Hindi siya priority. Oo. So, sabi ni Abraham, ang sagot ni Abraham, napakaganda. Sabi niya, kung hindi sila naniniwala sa Bible, sa mga propeta, yes, hindi rin sila maniniwala kahit ang isang patay ay muling mabuhay. Yes. Which is true. Amen. Kasi ang dami ng mga testimony ng mga ganyan. Amen. Maraming na, tayo narinig na namatay ng ilang oras, nabuhay uli. Saka, Pastor, pero kahit na ganun pa man, hindi pa rin naniniwala ang mga tao. Saka Pastor, yung binanggit doon na yung nariyan, hindi na pwedeng pumarito. Opo. At ang naparito, hindi na pwedeng pumariyan. Siguro, so wala na pagkatotala na bumaba. Siguro may tatak yun. Hindi, Pastor, yun ang mabigat dun eh. Yung salitang, yung taga rito, hindi na pwedeng pumunta dyan. Yes. Yung taga riyan, hindi naman pwedeng pumunta dito. Yes. So, nasa ng purgatorio dun? Opo. Kasi ang essence ng purgatorio ay parang temporary place na kung saan, pag pinanalangin mo siya, pwede pa siyang umangat. Yes. Yung word na purgatory, we cannot find it in the Bible actually, no? Yes. At titignan natin yung mga circumstances. Ito po yung nangyayari na kung saan ang isang yugto ng pagkamatay, no? Mula sa buhay, namatay, amen, ito yung istorya nun. Oh. At ang Biblia, hindi po siya silent niyan eh. Oh. Naniliwanag niya. Maganda rin maalaman po ng ating mga kababayan, makita nila yung significant po, yung kahalagahan, no? Para hindi po tayo maging biktima. Ang tawag po natin kasi dito, yung maling paniniwala, Pastor, amen, biktima rin to eh. Oo. Kasi umaasa ka eh. Opo, fake news yan, Pastor. Oo, talagang fake na fake ito. Sayang yung fake niya lang, Pastor, kung fake po yun. Ha? Hindi, kasi kaya nga nalinlang eh. Kasi akala mo totoo eh. Amen. Siyempre, wala namang isang tao na magsisindi ng kandila. Imagine mo, araw na araw, sisindi ka ng kandila. Ano bang paniniwala ng kandila pag... Ano bang kapangyarihan ng pastor eh? Ang pastor pili. Pag sinigyan mo yung kandila, ano ba yun? Parang medium of communication ba yun? Ang sabi po ni Bang Paisuwala doon, Pastor, parang guide daw yun ang namatay. Yun. Para makapunta siya doon sa... Kung wala kang kandila, gasera na lang. Talo kayo doon sa incheck. Yung incheck, yung kandila niya, may dragon pa. May pabango pa. Pastor Vic, paano ba to? Paano ba yung kandila? Ano bang... Paano ba natin i-justify yun? Sino ba nagpaliwanag nito? No? Ang sabi po ng marami ay naging commercialized na nga po, naging business na po para may kita din. Pero pinaniwalaan talaga ng tao. Opo. Na yung kandila nga ay kailangan bago mo makausap yung patay. Or kandila nagiging ano mo, parang handog mo. Para sa isang santo, no? Pinaniliwanagan mo yung ano. So, hindi po natin maaring take it for granted. Opo. Itong mga nangyayaring ito. At alam natin na ito isang malaking hanap buhay, opo, negosyo, na nangyayari all over the world. Now, hindi rin naman po natin dapat ipagsawalang bahala yung sinasabi po ng Biblia tungkol dito. Sapagkat ito yung nagbibigay sa atin ng kaliwanagan ngayon. Yung Pastor, kasi yung salita kasi ng karamihan, ha, na parang wala namang mawawala sa akin kung gawin, yes, ko ito. Balagay ko yun. Hindi naman yun. Siguro ako magkakasala sa Diyos kasi yung paniniwala ko naman sa Diyos, solid naman ako eh. Kaya ngayon, kung idadagdag ko lang naman ito solid sa paniniwala pa, no? ko, baka wala namang mawawala sa akin, Pastor. Mm-hmm. Oh. Hindi yun naman kasi yung papasok ngayon na ideya eh. At karamihan... Yung kung walang bakit, mawawala. Oo, yung walang... Wala mo mawawala sa akin eh. Pero actually, Pastor, may nawawala eh. Ano yun? Yun? Kasi diba, sabi ng iba, o papanalangin ko yung aking mahal sa buhay para makasalangit. False hope yun.
imbis na habang buhay siya, share mo siya ng Word of God. Mm-hmm. At hindi nga, hindi ko, yun nga yung ano, yun nga yung nagiging problema eh. Kasi sabi ng mga nakausap ko dati ha, sabi nila, eh, hindi ko nga nabigyan ng chance eh. Kumbaga, kaya nga, gusto kong ipanalangin ngayon. Kumbaga, gusto kong bigyan sila ng another chance. Eh, ang Diyos naman, eh, mapagmahal. Eh, baka naman pagbigyan ng Panginoon na kahit na ganun na nga nangyari, baka naman pagbigyan niya. Eh, di sa ng pastor, kung ganun, pinagbigyan kanina yung rich man. So, malino po sa Biblia na, yun nga, after death, judgment. Death judgment. Ayun. Kaya nga tayong mga nababuhay ngayon, hanggang may panahon pa, sabi ng Biblia, salvation is now. Hindi kinabukasan, hindi sa pagnamatay ng kamag-anak mo. Salvation is now. Ngayon mo sila ng mabuting balita ng kaligtasan ng iyong kamag-anak para, ano ba na mangyari sa kanila, sigurado tayo nandun tayo sa langit. Ay, tayo rin. Eh, paano naman yung iba eh, nakalimutan ko yung password. Eh, namatay. Siyempre, kailangan kong kausapin niyo para makuha ko yung password niya. Hindi ko makukuha yung ano, yung ano tawag mo doon, yung pera ko sa bangko. Eh, sa kanya nakapangalan eh, kailangan malipat sa akin. Eh, nakakausap po, basta. Kaya kailangan kausapin ko siya. Ano yung forgot password? Isa pa pag nakuha ko yung mga numero na yun, pwede ko taya sa loto, yayaman ako. So, yun ang karaniwang mga paniniwala. Alam yun, sa ating topic ngayon, ito rin yung isang paraan na ginamit ni Saul eh. King Saul ng Israel, ano? Oo, nasa Bible yan. Kung babasahin niyo po yung 1 Samuel 28. Chapter 28, yes, no? Starting in the verse of 7. Yeah. According to 1 Samuel chapter 28, verse 7, in the New King James Version, then Saul said to his servants, "Find me a woman who is a medium, that I may go to her and inquire of her." And his servant said to him, "In fact, there is a woman who is a medium at En-Dor." Yung mismong lumapit po si King Saul para ano po yun? Kasi si Prophet Samuel po eh namatay na po by this time. At ito po ngayon, eh si King Saul eh may ano, yung Philistines po ay sinusugod na po sila. May kaaway po na ibang mga nasyon kaya lumalapit na po na ano po na gapiin po sila. At ito po ngayon si King Saul na lumapit po doon sa isang spiritist na po yun at siya po ngayon. Kasi patay na si Samuel nung time na yun. Opo, na makausap daw. Kailangan niyang kumakonsulta si Samuel. Opo. So, bagamat alam niyang pinagbabawal ito, eh gusto niya makausap eh. Nag-cover pa siya pastor. Nag-disguise. Para talo na siya ng kalaban yan. Pero si Samuel tapos. Kaya talaga ang naging kausap niya. Eh hindi nga eh. Ano si Prophet Samuel ba ang kausap? Ang tawag kasi natin dyan sa ating panahon o sa Kristyanismo, sa paniniwala, ang tawag po natin dyan ang spirit kasi iba-ibang klase. Pero itong klaseng spirit nito, ang tawag dyan familiar spirit. Familiar spirit. Oo. Yung pinakakala ng mga tao na, ay, pinamatay kong lolo siya yun. Yung nakita. Kamukha niya, kaamoy niya. After mamatay po. Kamuoses niya. Ang demons kasi nagdi-disguise. Kinokopya niya. Kaya familiar eh. Kapamilya. Minsan naman po, pastor, may naaamoy daw po sila. Oo. Yung pabango o kaya yung amoy mismo ng tao. Isang amoy kandila daw. Ay, nandiyan si ano. Ano kasi amoy kandila. Kaya, yun po ba yung pastor na sinasabi nating familiar spirit? Oo, kapamilya spirit. Yan. Parang kapamilya. Ano daw. Iba yata yung kapamilya spirit. Iba yung familiar spirit niya. Okay. Yun yung mga nakatira sa mga bahay natin, no? Na kinokopya yung mga kilos, galaw, ng mga namatay na mga mahal natin sa buhay. Na para bigyan sila ng ano, ng pagkain, bigyan sila ng ano ng mga kandila offering. Meron akong karanasan diyan pastor . Yung sa bahay namin sa probinsya din. Nakahiga ako sa sofang ganun, tulog. Oo. May bintana diyan sa tapat. Okay. Di namatay yung ano yung isang tiyahin ko dati di, na yung ano, mga panahon na yon. Oh, nakaburol. Mm-hmm. Tapos bigla akong nagising. Tapos doon sa bintana nakita ko kumakalos-kalos may nagsinding lighter. Mm-hmm. Yeah, kasi yun, naninigarilyo yun eh. Oh, okay. Yeah, nakitang-kita ko talaga yung ano, lighter. Mm-hmm. Mapoy. Pero wala naman tao doon. Pati kilo sila po ginagayan. Oo. Oh. Pero paso ito bang mga familiar spirit, eh, ano ba ito, mga good spirit ba ito o bad spirit? Yeah. Demonic spirit. Demonic spirit yun. Kasi ito yung mga nagdi-disguise na manatili yung mga taong hindi naman nagbabasa ng Biblia o nagbe-base na kanilang paniniwala
at through ano, circumstances, no, may nakitang ganito. Pag nakakita ng butterfly, oy, dinadalo kami. Sabi ko, anong kulay? No, may mga ganitong paniniwala talaga na ang tawag natin niya, superstitious belief. Pinoy eh. To that point, ha, may mga superstitious. Pero it leads to deception, Pastor. It's deception talaga. Yeah. Kasi akala mo, tolo mo talaga. Tapos, tuloy mag-aalay ka ng kandila, mag-aalay ka ng pagkain. Yung palang inaalayan mo, demonyo. Yung Holy Spirit pala. Yun. So yung sinasabi ng mga Pilipino, wala namang nawawala eh. May nawawala, malaki. Kasi, no-opera mo yung... Pag nag-deceive po tayo, eh, yung ating pong destiny, yung direction po natin, nag-iiba po eh. Imbis na patungo po tayo sa kabanalan na sinasabi ng Biblia, napupunta po tayo sa kamalian. Kaya na nga pa siya namatay si King Saul noong panahon na yun eh. Oo. Kasi nga kumonsulta siya doon sa espiritista. Mm-hmm. So, unang-una, bawal yun. Oo, Pastor. Yeah. At ginamit pa niya ang pangalan ng Panginoon. Nangako pa siya. Nangako pa siya. Sabi niya doon sa espiritista, sabi niya na, eh Ginoo, di ba pinagbawal na ito ni Haring Saul kasi nag-disguise siya, hindi siya nakilala. Sabi, hindi, ako ang bahala sa iyo. Dahil ang Diyos may pangako. Ginamit pa na yung pangalan ng Panginoon. Kaya after this, nangyari. Ang bigat nung ano, ang bigat nung... May kapalit yun, Pastor. Amen. Opo. Namatay siya. Yun po ang naging kabayaran nun eh. Opo. Yung akala po natin wala namang mawawala, ang laki pa pala ng kapalit. Oh, hindi po totoo yung walang nawawala. Kasi yung lies o yung deceptions, maniubra po yun ng other side eh. Opo, may sinasabi po kasi yung Bible dyan, Pastor, eh. Sa 2 Corinthians chapter 11, verse 14. Mm-hmm. Sabi po doon, and no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Kaya ano po, ginagamit niya po yung mga ganitong mga bagay, eh syempre, para maniwala po tayo doon. Hindi natin nakikita, nakamaskara po si Satan, yung ating pong kalaban. At yan pong pinapakita niya na maganda yun, okay to, naaamoy ng mabango, galing sa Diyos. Parang Halloween eh. Pinagaganda nilang eh para mga tao hindi matakot sa demonyo. Hindi, sanay na nga po, Pastor, ang tao ngayon makakita ng zombie. Sanay na rin sila makakita ng mga nakakatakot. Opo. Kumbaga parang basically ginagawa ng prank ngayon yon, yung magko-costume ako, tapos mananakot ako, na nagiging katatawanan. At nagiging ano siya, acceptable siya sa maraming ano, community. Kaya pag nakakita ka ng isang mukhang demonyo, parang hindi ka na masyadong ano. Hindi na, hindi mo na maiisip na demonyo yun. Kaya pag high-five ka pa. Ano ka pa, high-five ka pa. Oo. Parang... Reception po talaga. So conditioning of mind. Amen. You know, condition ng isip natin. Kaya nga po, napakahalaga ng Biblia na ibinigay ng ating Panginoon sa atin upang sa pamamagitan ng Biblia, ay makakita natin yung truth. Sabi ng Biblia sa John chapter 8, no? And you will know the truth, and the truth will set you free. Yeah. Alam mo, Pastor, sinabi nung Ephesians chapter 5, verse 7, sabi niya dyan yung ano eh, yung therefore, do not be partners with them or do not be partakers with them. Amen. May sinasabi ang Biblia patungkol ano sa mga sa Tagalog yung partakers? Yan yung kabahagi. Mga ano, kabahagi tayo, nakikiuso tayo, nakikiayon tayo sa kanila, o mas maganda siguro ang tawagin na compromise tayo. O no choice, parang ganun, tanggal ako sa trabaho pag di ko ginawa yan. Kasi, well, sabi ng Bible ito, do not, sabi niya, wag daw tayong maging partakers ng mga ganyan. Bakit? Kasi dati daw tayong nasa kadiliman. Amen. Ngayon. Dati tayong ganun. Oo. Pero ngayon, nasa liwanag na daw tayo. Ibig sabihin, nung nakilala natin ng Panginoon, nandun na yung tinatawag na pinalaya ka na ng Panginoon dyan. Mm-hmm. E ngayon, kung malaya ka na at nandun ka na sa paglalakad mo, sabi nga, fix your eyes on Jesus, lumalakad ka na sa liwanag, sabi ni Bible, di ba, tayo daw yung ilaw at asin na sanlibutan. Amen. So ngayon, sabi niya, dapat daw yung paglalakad natin, nakikita sa atin yung fruit ng Spirit. Di ba? Makikita yung goodness, yung righteousness, yung truth. Eh, dapat hinahanap natin ano yung nakakalugod sa Diyos. Amen? Amen. So ngayon, kung naiintindihan natin yung goodness na yon, naiintindihan natin na hinahanap natin yung papunta sa Panginoon, then sabi ng Bible, huwag daw tayo magkaroon ng fellowship sa kadiliman. Kasi yung liwanag at yung dilim, eh walang fellowship yan. Liwanag, liwanag. Amen. Yung dilim. Hindi dapat na nag-mimix yung dalawang yan.
Eh sabi nga nito sa verse ano, sa verse 11 no. Sabi niya, "And have no fellowship," sabi niya, "with the unfruitful works." Kaya nga kanina sinasabi natin, baka wala namang mawawala sa akin. Mm. 'Yun ang nawala sa iyo, naging unfruitful ka. Eh tandaan mo sa Biblia, yung walang bunga, putol. Ang sabi ng Bible 'yun, 'di ba? Yung kapag may namumunga, ipuprun. Pero pag walang bunga, puputulin. Ang tawag yan, yung unfruitfulness mo due to the deception of the enemy, hindi mo pwedeng isisi yun na sabihin mo sa Panginoon pagdating ng panahon, pagharap mo sa Panginoon, sabihin mo, "Lord, naloko nila ako eh. Hindi ko naman alam na mali pala yun." Well, sinasabi na ng Bible ngayon na wag daw tayong makipag-fellowship sa kanila. In short, pag niyaya ka sa Halloween party, tumanggi ka na lang. Gawa ka na lang ng dahilan, sabihin may COVID. Ang tawag doon, hindi naman sa... Kasi okay, sinasabi na ng Bible. May sinasabi ang Biblia dito na rather exposed din. Oo, ngayon, ito mabigat yan. Ang sabi ng Bible, yung mga gawa daw ng mga kadiliman, sabi niya, but rather expose them. Kaya nga, nandito tayo sa Bible study ngayon. At ini-expose natin na ito'y deception ng kalaban. Ito'y kasinungalingan para linlangin ang mga anak ng Diyos. Ano yung harmful effect niya sa ating soul? Yun. Ang magiging... Wala ba? Malaki, Pastor. Malaki. Kasi kapag yung totoong Holy Spirit, kumbaga yung talagang Holy Spirit ang sumasayo, sabi nga ng Bible hindi daw pwedeng yung kasalanan maghari sa'yo. Amen. Once na yung kasalanan ay acceptable sa'yo sa practices mo. Kumbaga parang gagawa ka ngayon ng dahilan, bawa kasinungalingan, sasabihin mo, white lies. Ha? May white. May white. Kasi meron bang black? Sabi nga nila yung witch. May blue, Pastor. Hindi, yung witch daw, may good witch, may bad witch, may sandwich, maraming witch, may green witch, at marami pang witch. Ang tawag doon iba-iba. So yung mga movie, mga palabas. Oh, yun. Opo. Ha? So yung iba ngayon, siguro, naghahanda na yung iba para mag-costume sila ng Harry Potter. Opo, Harry Potter. So, meron bang sinasabi, Pastor Fidel, sa Bible na may good witch, bad witch? May sinasabi din, Pastor, na isa nga sa mga babala dito sa Isaiah, na kung saan ay ang Diyos ay ayaw po niya na tayo po ay sumang-ayon pa dun sa mga lumang mga paniniwala o tradisyon. Kagaya nga po itong ating pinag-usapan ngayon, itong Todos Los Santos, ang tawag sa Pilipinas, ano? Mm-hmm. Nakagaya po ng tradisyon na pagdating ng November 1 into, magsindi ka ng kandila sa doorstep o sa harapan ng pintuan. Yung iba, pag hindi makapunta ng cemetery, Pastor, sa bahay na lang. Sa bahay na lang, Pastor, sila. Doon sa may lang, pintuan, Pastor. Sa may pintuan na lang. Para daw, yung kaluluwa na babalik, didiretso na. Mm-hmm. Papasok. So, itong isa sa mga paniniwala. So, may kapanirin yung kandila talaga sa kandila. So, yun yung paniniwala nila, Pastor. Kaya may sinasabi sa Isaiah chapter 8 na kung sa mabasa po natin yung babala doon, ano po, ng Panginoon sa mga kasulukuyan, na kung saan para hindi daw po tayo mapahamak, na huwag daw po tayo sumangguni. Ayan, mabasa po natin sa verse 19 to 20. Na huwag daw tayo sumasangguni sa mga manghuhula, ano, sa mga espiritista. Isa po yan sa mga inuupos po talaga ng Diyos na huwag na tayo sumangguni. Bakit? Iwala na po talagang kadahilanan pa na sumangguni pa sa mga taong namatay na upang kausapin sila. So wala nang dahilan para mangyari mga bagay nito. At sa ganito raw, ay kailangan natin, magiti pa sa Regine Farina, na tanggihan na natin, huwag na tayo sumang-ayon. Dahil ang lahat ng bagay nito ay wala ng kabuluhan sa paningin ng Diyos. At sabi po doon sa verse 20, mapapahamak lang tayo. Kaya lang, tinuturuan tayo ng Biblia dito, kaya nga, para makita natin kung ano ba yung tama. Tama. No? Kung talaga pong nagsisik po tayo ng truth, ito po yung dapat nating makita. Amen. At ang scriptures po, siya po nagiging guide natin, no? Para, Pastor Vic, para makita natin itong mabuti. Okay, sabi po sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind, ayun, so that you may discern what is the good, pleasing, and
perfect will of God. Amen. So, bibigyan natin yung emphasis yung renewing of your mind. Kasi isinet na nga ng mundo sa utak at puso ng tao about this undas. And ito yung magandang pagbabago sa buhay natin, yung transformation. Na there is a question between truth and tradition. Yun. Saan ba tayo? Sa tradition ba tayo o sa katotohanan ng salita ng Diyos? Amen. Eh, ang linaw po doon sa binanggit nyo sa Romans chapter 12, Pastor, eh, no? Na, that, ano, that we may present our bodies a living sacrifice. Ano ba yung living sacrifice doon? Sabi niya, holy and acceptable to God. Amen. What is holy and acceptable is that we find it from the scriptures. Amen. From the word of God. Ano ba yun? Which is your reasonable service. Kaya sabi niya, do not conform, but be transformed. No? Huwag tayong makipag-ayon, kundi magkaroon tayo ng panibagong kaisipan. Opo, dagdag ko lang din doon. Opo, sa Mark 7 verse 13, ang sabi po doon, is making the word of God of no effect through your tradition which you have handed down and many such things you do. Kaya po, hayaan po natin mga kapatid, no, yung mga tradisyon na hindi natin makita na malinaw sa Biblia, eh wag po natin itong sundin at wag po natin itong ilib o maging pattern ng ating po mga buhay. Dahil ang pattern po ng ating buhay ay dapat according lamang sa salita ng ating Panginoon. Kung wala tayong nakikita sa salita ng Diyos, sana pag-aralan natin mabuti, mag-ingat tayo. Amen. Sapagkat kaya nga po binigay ng Panginoong Diyos ang Biblia upang maging guiding light natin. Amen. So magkakaroon na po tayo ng concluding part sa ating paksa sa episode natin ngayon tungkol sa undas o undras, no? And this has become part and parcel sa ating discussion. Pati nga po yung subject ng Halloween ay atin na napag-usapan, ano? Amen. At paano ba ito dapat i-celebrate? At ano ba ang magiging kapakinabang dito sa bagay na ito? At habang ginagawa po natin ito, tayo po ba ay nandun po ba sa liwanag ng salita ng Diyos? Nakakasunod po ba tayo? Meron po ba tayong kapayapaan habang ginagawa po natin at sinusunod ang paniniwalang ito? Sumilang po natin kay Pastor Fidel, ano? Ano ba yung challenge natin dyan na tungkol po sa tayo po bilang mga anak ng Diyos? Yes po. Ang mabasa po natin sa 1 John chapter 1, beginning verse 5 to 7, na kung saan ay may sinabi po dito na tayo bilang na kay Kristo, sabi nga po dito, mamuhay na po tayo sa liwanag. Mm-hmm. Sabi nga po dito sa verse 5, this is the message which is we have heard from Him and declare to you, ito po yung sinabi dito, that God is light and in Him is no darkness. So kung tayo daw po ay nasa liwanag, so wala na pong dahilan na tayo pumamuhay sa kadiliman. At sabi po doon sa verse 6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie. So kung sinasabi daw po natin na tayo kay Kristo, ngunit lumalakad pa rin naman tayo sa liwanag, so tayo daw po ay nagsisinungaling. At ano po masabi dito, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as is He, the light, we have fellowship with one another. In the blood of Jesus Christ, His Son cleanses us from all sin. So maliwanag po dito yung sinasabi, ano, na kung tayo nakikiisa na kay Kristo, so wala na po tayo sa kadiliman, mga minamahal na mabuhay at kapatid. Hayaan po natin na magliwanag po tayo yung salita po ng Diyos sa ating mga puso. Ito po yung maging silbing liwanag sa buhay natin sa mundong ito. Lalo na po sa ating panahon ngayon na marami na po naglalabasan ng mga maling paniniwala. Kaya huwag na po tayo sa mga ayon sa mga paniniwalang ito. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pastor Vic? Sa ating pong patuloy po na pagpapaalala po, nais ko pong iwan po ang challenge na to. It is not easy to change our religious traditions, but now that you heard God's word because of this Bible study, then let us give time to be delivered, to change, and to be transformed through our Lord Jesus Christ. There must be a dramatic decision for us. The truth or tradition, man's tradition or God's truth. God bless you. Pastor Rick. Sa atin pong mga nakikinig,
nasubaybayan po ninyo yung aming mga discussion at nalaman po ninyo na itong mga tradisyon na ating sineselebrate ngayon ay hindi po ayon sa salita ng Diyos, kundi ayon lamang sa tradisyon na nag-transfer from dun sa ating mga ninuno hanggang ngayon. So, ang payo ko po sa inyo, ang sabi ng Biblia, abstain from all appearance of evil. Dahil alam natin ito, nagawa ito ng kalaban. Salamat po. Pastor Mo? Sa bawat isa po na patuloy po na sumusubaybay ng ating pong Bible study on the air, akin po kayong in-encourage ng salita po ng ating Panginoong Diyos na malinaw po na sinasabi po ng salita po ng Panginoon ang dapat pong gawin natin sa ating pong mga buhay. Ngayon, malinaw po na sinasabi din po ng ating pong ng salita po ng ating Panginoong Diyos dito sa Matthew chapter 6 verses 22 to 23. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. Verse 23, but if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Alam mo po mga kapatid, minsan po kapag yung ating pong mga mata, kung ano po nakikita natin na mga ginagawa ng ating pong mga katabi, o lalo na yung mga napapanood po natin sa media, no ho, sa telebisyon, napapanood po natin sa mga movies, ano ba, Netflix man yan, o mismo sa anuman po mga recorded na videos. Alam mo po mga kapatid, pag lalo mo po na yan nakikita, pumapasok po yan sa iyong mga mata. At hindi mo po namamalayan yung mga ginagawa nila ay yun na rin po ang ginagawa mo. Kaya, chine-challenge ko po kayo, ang bawat isa sa inyo, ingatan po ninyo ang nakikita nyo po. Bakit po? Dahil po ang ating pong mga buhay, kung andyan pong ating pong Panginoong Jesus, merong light na magliliwanag sa iyo. Hindi yung darkness na may natanggap ka dahil sa mga nakikita mong mga ginagawa niya lang kamalian, kundi yung ating Panginoong Jesus na nananahan sa iyo na magniningning sa buhay mo araw-araw. Pagpalain po kayo nating Panginoon. Sir Ryan. So bago po tayo magtapos, nawa yung mga na-expose nating mga tradisyon, mga paniniwala, na alam na natin ngayon na hindi pala siya ayon sa salita ng Diyos, ay magiging gabay po natin. So iyon ko po sa inyo itong salita sa Biblia sa Proverbs 4, verse 18 to 19. Sabi po dito, but the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter under the perfect day. And the way of the wicked is like darkness. They do not know what makes them stumble. Ngayong araw po na to, nakita na po natin yung maaaring mag-stumble po sa atin. Yung mga maling paniniwala, mga maling practices, huwag na po ating hayaang ito ay makapagpigil pa sa atin na marating yung dapat po ating patunguhan, yung kasama natin ng Panginoon. At sabi po sa Philippians chapter 2, verse 15 to 16, that you may become blameless and harmless, children of God, without fault in the midst of a crooked and perverse generation. Nandito po tayo ngayon sa panahon na hindi mo na malaman ano ba yung totoo, ano ba yung mali. Pero ang maliwanag po lagi ang salita ng Diyos. Maliwanag po ang Biblia, ano ba yung katotohanan. At sabi po ng verse 16, holding fast the word of life. Nasa Biblia po ating buhay. Nasa salita po ng Panginoon ating pong buhay. So that I may rejoice in the day of Christ that I have not run in vain or labored in vain. So mga kapatid na nanonood po sa atin ngayon, patuloy po tayong kumapit. Doon lamang po sa salita ng Diyos at hindi po sa mga tradisyon na wala pong basihan. Upang ang buhay po natin ay hindi po mapariwala. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Alam niyo po, mas concerned po ako doon sa mga bata eh. Kasi yung mga bata, hindi nila alam kung saan nila uhugutin yung paniniwala nila eh. Tayo mga nakikinig na medyo may edad na, nakakaunawa tayo eh. At na didistinguish na natin kung ano yung tama sa mali eh. Ngayon, na-expose natin yung deception eh. So, nasa inyo po yan. At wag po natin sanang ituro ulit yung mga kalinlangan ng kalaban. Kasi yun yung ipapasa naman natin sa susunod na henerasyon eh. Minsan parang, kaya nga siya nagbabalat kayo eh. Ang nangyayari itong mga Halloween na celebration na ito, nagiging parang katutuwaan sa mga bata. Parang katulad ng pag-Christmas din, yung Santa Claus naman, ang tawag doon, siya naman yung nagiging katutuwaan ng mga bata. Instead na nare-remember nila yung pagkasilang ng Panginoon, nawawala doon yung focus. Katulad ngayon, na kung saan, pag sinabi mong All Saints Day, All Souls Day, na ang ginagamit ngayon na
na paniniwala ay yung pag-aalaala doon sa ating mga mahal na pumanaw. Pero ang nangyayari, nagiging iba, nagiging deception. Napupunta tayo sa mga pagan belief na nagmi-mix-mix na doon sa ating mga paniniwala. At ngayon, ang nagiging pananaw ng bata dito, actually excited yung mga bata para bumili ng mga costume, business na naman yan, at kung ano-ano pa. Ang tawag dyan, nawawala na po yung katotohanan. Ngayon, kapag ito ay hindi po nating tinigil at hindi po tayo nakinig sa salita ng Diyos, hindi lang po tayong napahamak. Ipinasa mo yung kapahamakan sa anak mo. Tapos sa susunod na panahon, yung anak mo ipapasa naman niya sa anak niya. Kaya nga siya naging tradisyon nang walang malinaw na batayan sa salita ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo sa Book of Galatians chapter 5. At sinasabi po dyan yung ganito. Sabi niya, the act, yung work daw ng laman ay evident. Sabi dyan yung adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, at kasama po dyan yung salitang sorcery. So, siguro pwede mo na sabihin na marami na po ngayon ang lantarang gumagamit niyan. Okay? Sabi nila, hindi naman, parang ano lang to, kataga-kataga lang naman to. Yun na po yun Ang tawag po doon, alam mo na yun yung ginagawa mo. Ginagawa mo lang siyang katatawanan. Ang tawag doon, nililinlang mo lang yung sarili mo na wala naman to, naglalaro lang naman kami. Alam niyo po, wag po tayong maglaro sa apoy. Dahil may mga spiritual na bagay po na hindi po natin dapat pinaglalaruan. Lalo-lalo na, nagbigay na ng warning ang salita ng Diyos. Bantayan po natin yung pamilya natin dahil mahal po tayong lahat ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God. Yung John chapter 10, the verses 10, sabi niya, the devil came to kill, to steal, and to destroy. Now, this historical background or traditionally na ginagawa po natin, ako, I don't mind if you remember your dead family, or relatives, wala po akong nakikitang masama doon Pero kung dumating na po tayo doon sa parte ng yung pong mga dead person, kinakausap natin, inaalayan natin ng pagkain, we have to look at the Bible very carefully because the devil came to kill, to steal, and to destroy, Patayin tayo sa pamamagitan ng mga bagay na hindi naman totoo. Pag nakawan tayo ng mga katotohanan na bagay sa buhay natin at sirain yung ating pamamaraan na relasyon sa Panginoon. Ang sabi ni Jesus, I came to give you life and to have it more abundantly. Mamili po tayo, Sapagkat ang Biblia po ay lagi nagsasabi ng katotohanan sa atin upang sa pamamagitan nun, tayo po ay mapalaya. Ang subject matter po talaga sa katotohanan dito, every time madi-discover natin yung truth, nakakalaya po tayo sa kasinungalingan. Amen. Dahil ang paglapit sa Diyos ay yung sa katotohanan. At doon natin makikita ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Sabi ng Proverbs chapter 8, I love those who love me and those who seek me diligently find me. Hanapin po natin ang Panginoon, hanapin po natin yung katotohanan sapagkat ito ang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Tayo po'y pangungunahan sa isang panalangin ni Pastor Rick. Isang panalangin kung kayo po ay naramdaman niyo po na kailangan po natin ng Panginoon at tanggapin po natin siya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Ngayong araw po ay isang malaking bukas na pagkakataon sa atin upang ang salita ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos ay atin pong maranasan. Tayo po'y manalangin, pangunahan po tayo ni Pastor Rick. Sa atin pong mga giliw na taga-subaybay ng palatuntunang Bible Study on Air, kung kayo po ay naliwanagan sa aming talakayan ngayong araw at nais ninyong isuko ang inyong buhay sa ating Panginoong Hesus, sumabay po kayo sa maikling panalangin. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang pagkakasala. Tinatanggap ko po na ako ay isang makasalanan at ngayon, Panginoon,
Inaanyayahan kita sa aking buhay na magmula ngayon, ikaw na ang aking maging Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo, Panginoon, na aking buhay sa aklat ng buhay at magmula ngayon, ikaw na ang masusunod sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Amen po. At mula po sa aming mga kasamang pastor sa United Christian Fellowship at kasama po ng ating mga manggagawa rito, muli po kami nagpapasalamat at nagsasabi po sa inyong lahat na pagpalain po kayo ng Diyos hanggang sa susunod na linggo. For by grace are you saved through faith in Jesus and not of yourself. It is the gift. And walk with faith in me.